Nasa taas, mahirap yan akyatin. Para siyang lumboy. Yan, ang dami, oh. Yan. Okay. Right there. So, yan po siya, guys. Ipakita mo. Yan. So, pakuluan lang natin ito, guys. Mga 30 minutes. Wala po yung tubig. Ganyan lang. Ito yung consistency. Okay na ni siya, guys. I-mix na ito agad itong sa yung skin. Mix natin yan sa pop niya. Add butter. And add sugar, 6½. 6½ sugar. Mixing is any. Fruit pectin na ginagamit ko, guys, char gel. So, i-follow mo lang ang instruction siya, guys. I-follow lang yung instruction, ano yung fruit pectin. So, muna siya. Siya i-mix ang ating fruit pectin. So, i-mix ang niya na to. And, almost na itong mahuman, guys. Ito na ibutang sa jar. So, ang jar na ko, ako na siyang gipabukalan. Ganyan lang naka sanitize na siya ang atong jar. Okay na lang ang bas, ang jar ang gamitin init. So yan, okay na yan, guys. Ilagay na natin ito sa jar natin. Sanitize ko na. Kailangan mainit yung jar natin bago natin lagyan ng jam. So yan, ito po siya. Hanggang nilinisin lang natin, guys. Thank you.
natin guys. Tanggalin lang natin ito. At palamigin. So yan, palamigin lang natin. Yan na po siya guys. Palamigin lang natin ito. So see you later guys. Bukas pa ito. So ito na po siya guys. Pag ganun mo siya guys. Yan. Pag mag-pop siya, pag i-press mo, meaning hindi pa yan sealed. Hindi siya na properly sealed. So ito hindi siya nag-pops. So, ibig sabihin niya, naka-sealed po yung ano natin, lid. So, ang gawin ko, pag storage mo na ito, tanggalin mo itong ring. Pag hindi mo kasi tanggalin ang ring, may chances na mag-mold yung jam mo. Tanggal ko na ang ring. So, ngayon, ilagay ko na ito sa cabinet. Kahit saan, kung saan nyo i-storage yung jam ninyo. Sobrang sarap niya, guys. Medyo may pagka-asim siya. Okay, mag-try tayo, guys. So, yan. So.